Semen ng ibang lalaking natagpuan sa isang sanitary pad, hindi sapat na ebidensya ng adultery sa Taiwan. Noong isang taon, ang 38-year-old na Taiwanese na lalaking si Chen ang nagsuspechang nanlalalaki ang kanyang asawa. Kinuha niya ang isang sanitary napkin na nagamit ng kanyang asawa mula sa basurahan at pinadala ito sa isang lab kung saan natagpuan ang semen mula sa lover ng babae. Sinundan ni Chen ang kanyang asawa at kumuha siya ng mga litrato kung saan pumasok ang kanyang asawa sa isang motel kasama ang isang lalaking nagngangalang Lee. Nasaksihan din niya ang PDA sa pagitan nilang dalawa. Nabuking ni Chen ang dalawa sa bahay ni Lee at umapela siya sa korte, dala ang mga litratong kanyang nakuha at ang sanitary pad bilang ebidensya ng panlalaki ng kanyang asawa. Dineny ni Lee ang akusasyon at sinabi niyang nag-masturbate lamang siya sa banyo ng bahay ni Chen. Ayon sa Criminal Investigation Bureau, mukhang posible naman ang paliwanag na ito sa kung paano napunta sa sanitary pad ang semen ni Lee. Ayon sa defense lawyer, ang pagpunta sa motel ay patunay na may kakaibang relasyon ng dalawa pero hindi ebidensya ng adultery, kaya hindi natuloy ang kaso. Anong sa inyo dito? Mag-iwan ng opinion sa comments.